Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see on the title, ay i-update ko kayo kung ano nangyari sa skin ko after using the Prestige International Rejuvenating Set and syempre after using the Whitening Facial Set. So as you all know or hindi alam nung iba, meron akong video ng do's and don'ts while using the Rejuvenating Set, which is lalagay ko dyan sa taas or sa description below. So yun, yung link lalagay ko doon. So yun nga, sa video na yun, sinabi ko yung mga kailangan gawin and hindi dapat gawin pag nagamit ng Rejuvenating Set. So it's been 4 months since that last video. So yung first month before ko i-upload yon, syempre ginamit ko muna yung Rejuvenating Set to know and to experience myself kung ano yung glow na maibibigay ng Rejuvenating Set. So wait lang guys, i-off ko lang to. Ngayon ay 5th month na. So on the first month, I used the Rejuvenating Set ng Prestige International and then sinundan ko agad siya ng Whitening Facial Set, which is yun yung nag-clarify ng skin ko talaga after using the Rejuve Set. So as in, naging glass skin siya and nawala yung mga pimple marks from the previous skincare routine. So yun na guys, eto na, makikita nyo na yung update ng skin ko after using it for 5 months. And syempre hindi natin may iwasan ng mga pimple. Yung mga, ang pimple na dulot niya kasi ganyan siya. So parang kagat ng lamok, ganun siya mag-pimple, which is dati hindi ako ganun mag-pimple, as in malalaki talaga. Ngayon, parang kagat lang siya ng lamok and ayun, hindi na as in breakout talaga. Pero syempre, hindi may iwasan na mag-breakout kapag magkakaroon or meron ka. So depende kung kailan ka ba nagbe-breakout. So ayun, hindi siya may iwasan pero mahihilom niya agad or hindi matagal na may tigyawad ka sa face. And I will try to answer pala the questions na hindi ko masagot dahil laging busy ako sa work and yung sa business ko nga. So try natin i-answer yung mga questions ng ating mga viewers and subscribers. So first is from Belin Donato Marialinan. So hi Pong Nizara, is it normal after 2 weeks using of Rejuve, which is brilliant yung ginamit niya, biglang may mga pamumulang pimples or parang kagat ng lamok na tumubo sa face ko tapos may butling din? Parang gusto ko muna i-stop na ilang days then balik ulit. What can you recommend po ba? So yun nga yung sabi ko, yung pimples niya is parang ganyan nga siya, parang kagat ng lamok, ganun siya mag-pimple. And talagang normal yung ilalabas niya yung pimples and yung butling niya for the first time user. So first time user ako noon kasi 5 months ago. So, ma-experience ko din siya yung may lumalabas yung pimple. Pero kasi ako, ang mindset ko talaga, pag bumibili ako ng skincare is nagtatrust ako. So, I trust the process and hindi ko siya agad na, ala, may pimple. Hindi ako nagpapanik, gano'n. Hindi ako nagpapanik na tigil ko na to, gano'n. So, parang tinatrust ko siya kasi normal lang talaga yon, lalo ang Rejuvenating Set na nilalabas niya yung impurities bago siya maklarify. So, yun, nilalabas niya talaga yung kayang ilabas ng mukha mo bago maayos yung face mo. So, ayun. Kung gusto mong i-stop, yes, pwede mo siyang i-stop for 3 to 5 days and then after noon, pwede mo siyang gamitin ulit and then not normal routine. So kunyari, meron ding sunscreen and Rejuve cream ang Brilliant. So after ng 3 to 5 days na stop mo, gamitin mo yung toner and sunscreen kunyari sa ngayong araw and then the second day after noon, toner and Rejuve cream naman. So, 3 days na ganun, na salitan muna, and then back to normal ka na ulit. So, ganun mo siya ibabalik. So, huwag mo siyang bibiglain. And then, the second question is from Eloisa Jane Season. Ate, after po ng Prestige International Rejuvenating Plus Set, ano pong next na gagamitin? So, in my case, ginamit ko yung Whitening Facial Set ng Prestige International. So, yun yung nagpa-clarify talaga. And nagpaputi at nagpakinis ng face. Ayun, yun yung ginamit ko for my face. Pero ikaw bahala kung gusto mong sundan agad ng Whitening Facial Set or gusto mo nang bumalik dun sa skincare routine mo before.
Pero I recommend talaga na gamitin mo yung whitening facial set nila. And then the third question is from Maricel May Bautista Alfonso. Hello ate, ask ko lang po if normal lang po ba natubuan ulit ng pimples on the 28 day process kahit na hindi pa din talaga clear skin yung face ko. May mga butlig pa din tapos may tumutubo na namang pimples. So as what I've said nga, hindi maiiwasan yung pagpipimples lalo kung before nagpipimples ka na and madalas kang mag-breakout. So hindi siya maiiwasan, yun nga lang ki-clear siya agad or maghihilom. Sa first time user, normal yun hanggat sa mawala na yung mga impurities na kayang ilabas ng face mo. So, yun, gamit ka lang talaga and trust mo lang yung magic na gagawin sa'yo nung prestige. Next question, hindi ko na alam kung pang ilan to. So, ito. Hi, okay lang po ba gumamit ng polvo while using Rejuve set? Thank you for the response. I think kung yung polvo is like Johnson's, like mild lang siya, hindi siya yung polvo na parang nakaka-irritate. I think pwede naman siya. Pero yung mga polvo na parang complicated na ang daming ingredients na nakalagay dun sa polvo, i-minimize mo yung paggamit nun. So, I suggest Johnson's lang. Kasi diba ang Johnson's ay for baby yun. So, baby powder. So, yun. Safe naman yun. Then, next question is, hi, anong next na gagamitin after ng toner for Brilliant Skin Essential? For Lane B, so hindi ko kasi alam yung ginagamit nyo sa Brilliant Skin Essential. Pero kasi sa Prestige, after ng toner, merong sunscreen gel cream for umaga yon. Then, sa gabi, after ng toner ay Rejuve Plus Cream. So, yun. Yun yung ginagamit namin sa Prestige. Pero sa Brilliant Skin, hindi ako sure wala bang how to use dun sa likod. So, kasi sa Prestige, meron sa likod. And, ayun, sorry, hindi ko alam sa Brilliant. Pero, malay mo, next time, try ko naman yung Brilliant kung anong mas effective. Then, the next question from Leia Esperanza Reyes. Hi, ate, I also had the same problem with yours, haha. Pinagkaiba lang po natin. Kinamot ko siya nang kinamot din ngayon na nag-heal na siya. Kaso nangingitim, huhu. Is it normal? Babalik pa po ba yung dating kulay kahit medyo nangingitim na siya? I'm losing my confidence now. I need your opinion. Yes, it's normal na nangingitim siya kasi isipin nyo na lang na kapag nabalat yung isang part ng skin, di ba ganun naman talaga? So, parang nangingitim mo na siya, then pag naghilom, ay babalik din. Siguro natanong mo to kasi, di ba, kinamot ko before yung dito sa neck area ko. And yun, di talaga ako nakatulog. Tapos, nung pagkakamot ko, kala ko magsusugat siya ng parang ang pangat ng pagkakasugat. Pero nung paggising ko kinabukasan, wala na siya. Namalat din siya and nawala yung redness. So, nangitim din siya kasi nga, di ba, pag nagsugat yung isang balat, talagang mangingitim siya and then magpipil naman yun, yung balat na yun. So, yun. Normal lang yun and yan, hindi yan mangingitim forever. So, babalik din yan. Okay, so another question from Janet G. Hi po ate, ate, ask ko lang po if okay lang hindi gamitin yung sunscreen gel cream if nasa bahay naman po lagi. Thanks po. So, nung ginamit ko yung Rejuve set, that was 5 months ago. So, nasa lockdown pa din tayo nun. Lagi din ako nasa bahay nun, pero ginagamit ko siya. Yung sunscreen gel cream ng Prestige. So, ginamit ko siya kasi meron pa rin mga ilaw. Hindi naman necessary na direct sunlight kaya ka magsasunscreen. So, may mga ilaw dyan, yung mga fluorescent, mga ring light, mga pang-tiktok, ganun. So, nailawan ka and may radiation yan. So, yun, nilalagyan ko ng sunscreen gel cream. And may ibang glow ang sunscreen gel cream nila. So, parang may ibang glow na binibigay sa'yo. And parang nanonourish lalo yung skin mo. So, yun, gamitin mo lang. Wala namang masama, sayang din yun. Okay, and then from Rose Ann Inonilio. Good day po, Ate Zara. Okay lang po ba kung 2 set ng rejuvenating yung nagamit? Thanks po and God bless. Actually, meron akong mga customers. Yeah, nag-resell na ako ng Prestige because ang ganda talaga niya. Eh, diniisip ko na i-resell yun kasi may mga nagtatanong sa akin sa Facebook, sa IG kung saan pwedeng makabili na legit kasi nahihirapan sila or natatakot din sila na hindi nila kilala yung seller. So, yun. Naging reseller ako. And, ba't po kinuwento yun? Basta, yun. Tanong niya is, okay lang ba daw kung makadalwa? Merong iba na kaya naman nila na dalawang set. Kasi merong 30 days na gamit ng Rejuve, tapos dalawa yung nako-consume nila. So, yun. Pwede yun kasi 30 days naman.
ayun, pwede naman siya. Basta, alam mo yung limitation ng skin mo. So, kung feeling mo, ay, hindi na kaya ng face ko or hindi na kaya ng skin ko, pwede ka na mag-whitening facial set. And then, pwede mo namang i-save yung rejuve set mo for the next na pwede na ulit yung skin mo. So, kunyari na naubos mo na yung whitening facial set and then sa tingin mo gusto mo na mag-rejuve set after 3 months or after 3 to 6 months, pwede mo nang ulitin. So, yun. Pwede naman. Ang sinabi. From Aiden Lee, pwede ba gumamit ng aloe vera gel for moisturizer? So, in my case, hindi ako gumamit ng ibang products kasi natakot ako na ma-irritate yung skin ko. Ako kasi takot ako magsabay ng ibang product sa ginagamit ko na product, lalo ang rejuve set. Ayun, siguro tapusin mo muna yung set and then gamitin mo ulit yung aloe vera gel mo for moisturizer. Okay, so from Pioline Perez. Hi, mga tipo ng sobra yung neck ko, kaya di ko napigilan na scratch. So now, namumula po ng sobra. Should I just let it be po muna or may apply ako para mag-heal? Okay, yun nga. Yun nga sabi ko kanina. Ako kasi nilagyan ko siya ng powder kasi sobrang na-trigger talaga and sobrang kinamot ko siya. And hindi ako makatulog. As in, hindi OA talaga. Hindi ako nakatulog nun. And ang ginawa ko, nilagyan ko ng powder, then nilagyan ko ng tissue, then natulog ako. Then pagising ko, medyo nag-heal na siya. So hindi ko muna siya nilagyan ng mga anything na kunyari toner, ng rejuve cream, or ng sunscreen. So pina-heal ko muna siya ng 1 to 2 days and then yung ginamitan ko na ulit ng toner na lang. So hindi ko na nilagyan ng rejuve cream kasi yun yung nagpapa-trigger din. So toner na lang, at least napantay yung neck area and yung face. So yarn. And then from Marilyn KSKSKS. Normal lang po ba yung nagkapantal ako sa mukha gamit yung rejuve? Paanong pantal ba to? Siguro nakamot mo siya kaya nagpantal. O nakagat ng langgam, gano'n. Hindi ko siya na-experience na napantal talaga. Pero yung mga pimple nga na parang lamok, kagat ng lamok, yun, na-experience ko. And then from Jean Rose Manaloto, pwede po bang gamitin ito kung may pimples ka? Nung gumamit ako is, meron akong pimple, yes. Nilabas niyo muna yung mga pimples, pero nag-clarify din siya after ilang weeks. And then, lalong nag-clarify nung ginamit ko yung whitening facial set, which is the clarifying set nila. So, ayun. Okay, so, feeling ko last question na to. Hindi ko alam, hindi ko talaga siya, random lang talaga siya. Hindi ko siya in-scroll na ano yung magandang question, ganun. Random lang talaga siya. And last question na to kasi 17 minutes na. So, the last question is, namula po mukha ko, okay lang po ba yun? Or sign na po yun na kailangan ko na i-stop? Thanks po. Namula din yung face ko kasi rejuvenating nga siya. So, meaning, mababalat yung face mo. And, syempre, pag nagbalat yung face mo, mamumula talaga yung face mo. So, yes, normal lang siya na mamula, pero ang tip ko sa iyo is don't scratch the cotton kasi baka ibang pamumula yan eh, kasi may pamumula na normal lang and may pamumula na dahil sobrang scratch ng cotton. So iwasan mo scratch yung cotton, so dab lang and yun, watch my do's and don'ts para mas malaman mo kung ano yung dapat gawin. Nasagot ko na siguro yung mga questions na hindi ko na sasagot nung mga busy ako. So, yan. May mga sagot naman ako dun sa iba. And sorry dun sa mga hindi ko masagot talaga na nakaligtaan ko na dahil sobrang busy. Pero, na-answer naman ako. Nasagot naman ako. So, sa mga comments. Ayun guys, I think yun na yung update ko. And if meron kayong gusto kong itry na gusto nyo malaman ko ano yung effect, please comment lang below. And kung ano yung mga suggestions nyo na gawin ko ng vlog or ng video, just comment below. So, ayun guys, nagsagot lang ako ng mga questions para wala na akong utang dun sa mga nagko-comment. Okay, so thank you guys for watching and see you on my next vlog.